Magandang magandang araw po and mega mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ito na naman po si Kapitan Nani Heights ang magbibigay na naman po ng reaction tungkol dito sa vlog ni Daddy Frankie. Ayan. So, ayan guys, no, shoutout nga pala kay Daddy Frankie. Ayan. And huwag po natin kalimutan i-like, i-share at i-subscribe po yung kanyang YouTube channel. I-share po natin yung kanyang mga videos. Ayan. Si Daddy Frankie po ay isang charity vlogger na ang dami-dami na po niyang natutulungan. Ayan. Palagi po ako nanonood ng vlog ni Daddy Frankie at nung nakaraang araw, nakuha talaga ng attention ko at naantig talaga yung puso ko dahil doon sa isang episode ng kanyang vlog. Hindi po ipagkaila sa lahat, no. Kumbaga, alam nating lahat, no, na nung nakaraang mga araw is nagkaroon po ng isang hindi inaasahang kalamidad dito po sa ating bansang Pilipinas, no. So marami tayong mga kababayan na affected ng nasabing bagyong Christine at lalong-lalo na po doon sa mga area na talagang naging sentro ng bagyo. So ang dami pong mga pangyayari, no. Pag may mga ganyang kalamidad, expected na natin 'yan na merong mga baha na mangyayari, merong mga bahay na masisira, no, merong mga ari-arian na mawawala, 'di ba? May mga pinagkikitaan tayo na mawawala din, 'di ba? Kumbaga halos yung mga material na bagay. Pero kung isipin natin, minsan sasabihin natin okay lang 'yan. Ang importante, buhay tayo, ligtas tayo, no? Pero dito po sa naging episode ng vlog ni Daddy Frankie, sobrang nalungkot po talaga ako kasi meron pong isang pamilya doon po sa Barangay Talisay, Simpalok, Batangas, no? Meron po isang tatay, no? Or meron isang pamilya na naubos po lahat ng pamilya niya. So ang naiwan na lang po is yung padre de pamilya or ang tatay na si Sir Reynaldo Dinucos, no. Meron po siyang asawa at 5 anak. Yung panganay niya 8 taon, yung pangalawa niya 6, yung pangatlo niya 4, yung pang-apat niya 2 taon at yung panglima niya is halos kapanganganak pa lang ng asawa, mga 2 buwan pa lang. So si Tatay Reynaldo po ay isang mangingisda, no. So nung araw na yon, pumunta sila ng dagat, no, para manguha ng isda. Pero sa kamaalasan, dahil nga po masama ang panahon, so umuwi sila na walang dalang isda, no. Actually itong si Tatay Reynaldo, may plano na silang umuwi doon sa lugar nila, doon sa Masbate. Kumbaga naka-ready na yung mga gamit nila para umuwi ngayong November 1. Pero dahil nga po sa kahirapan ng pera, yun pa yung inaasahan nila sana na pamasahe kung meron silang huli. So yun nga guys, no, nung pagbalik nila, eh medyo humupa yung hangin, nagbalak silang bumalik ulit doon sa dagat, di ba? Hanggang sa nagkaroon na nga po ng malakas na ulan, so bumalik na naman sila dito sa lugar nila. Hanggang sa nagkaroon na po ng malakas na ulan, nagkaroon na po ng baha, hanggang sa nagkaroon nga po ng isang insidente nga nagkaroon ng landslide doon sa lugar nila. So huli na po ang lahat kasi takbuhin man ni Tata Reynaldo or puntahan man niya yung pamilya niya or yung lugar nila o yung bahay nila, hindi na po aabot dahil nga po sa bilis nga po ng pagragasa nung tubig at nagkaroon po ng landslide. Ang pinakamalungkot dito is natabunan po talaga yung lugar nila, no? Natabunan yung kinatatayuan ng bahay nila, as in natabunan talaga yung buong bahay nila hanggang po sa naisama yung kanyang pamilya, yung asawa at 5 anak. So nagawan po na mahukay yung area noon kung saan po nakatayo yung bahay nila. At yun nga po, nung time na yun na nahukay po yun is nakita yung katawan ng kanyang mag-ina na akap-akap pa po ng nanay yung mga anak niya, no. So sobrang sakit, no, sobrang sakit para kay Tatay Reynaldo. Alam nyo, ramdam ko yung mawala ng pamilya, no, ramdam ko mawala ng asawa. Pero sa part ni Tatay Reynaldo na mawalan ka ng asawa kasama yung 5 anak
anak mo. Sobrang sakit, doble-dobling sakit, no, na talagang kung mahina-hina ka lang, talagang bibigay ka, no. So, ayan guys, no, hindi talaga minsan natin masigurado, no, hindi talaga natin alam minsan kung anong mangyayari sa kinabukasan. Hindi talaga natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari sa buhay natin. Pag talagang kalikasan na talagang maningil, wala tayong magawa, no. So, sino mag-aakala na pagbalik ni Tatay Rinaldo ay wala na po yung kanyang mag-ina, no? Mantakin mo yun, limang anak kasama yung asawa niya. Sobrang sakit noon, no? Sabi ko nga sa inyo guys, mahirap mawala ng mahal sa buhay, no? Paano pa kaya yung sabay-sabay, no? Yung buong pamilya mo, no? So, sa ngayon, naipalibing na po yon yung kanyang magnanay. At nabigyan po ni Daddy Frankie ng konting tulong si Tatay Rinaldo kasi ang plano nga niya is bumalik doon sa lugar nila sa Masbate para kahit papaano eh medyo makapag-isip siya at hindi niya masyadong maalala yung napakasakit na naranasan niya sa buhay. Kasi siyempre, kung naandyan lang siya sa lugar nila, maiisip at maiisip mo talaga at sasama at sasama ang loob mo, no? So kailangan mo kailangan mo i-divert yung isip mo, kailangan mong magpalit ng environment, no, para kahit papaano eh medyo gumaan-gaan yung pakiramdam mo, no? So ayan guys, no, sa mga taga-barangay Talisay, Simpulok, Batangas, ayan, hindi lang po si Tatay Rinaldo ang naging biktima doon, marami din sila, pero sa part ni Tatay Rinaldo, sobrang sakit kasi nawalan siya ng asawa at limang anak, no? At siguro doon mga 20 katao siguro yung namatay doon, di ba? And then yun guys, no? Sobrang ano, no? Sobrang nakakalungkot, no? Sobrang nakakalungkot isipin. Kaya nga guys, alam natin minsan huwag tayong mag-ano, no? Huwag tayong magdepende doon sa mga material na bagay kasi yung mga material na bagay pwedeng kitain yan. Yung pera pwedeng kitain yan. Ang importante is yung buhay natin. Kasi once na yung buhay na yung mawala, hindi na po yan maibabalik, no? So, ayan guys, no? Sobrang nakakanting ng puso. Alam ko, marami pong nanonood doon sa episode ni Daddy Frankie. Sa mga hindi pa po nanood, no? Para malaman nyo po yung buong detalye. Kasi ito, reaction ko lang po ito based doon sa napanood ko. Kung gusto nyo pong mapanood yung kabuang video, ayan, panoorin nyo po guys. Punta kayo sa channel ni Daddy Frankie. Ayan, tapos panoorin nyo yung buong video. I-share ninyo, tapos i-like ninyo. Huwag po kayong mag-skip ng ads. Kasi isang malaking tulong na po rin yan para sa karagdagang pagbibigay ni Daddy Frankie ng tulong doon sa mga taong nangangailangan. Si Daddy Frankie po, isa sa napaka-dami po niyang natulungan. Isa po sa napaka-matulungin na klase ng charity vlogger. At ang dami-dami na po niyang mga kababayan natin na naghihirap sa buhay ang nabigyan ng pag-asa, no? At nabigyan ng bahay, nagpapabahay din po si Daddy Frankie. So ayan, no, bisitahin niyo po yung kanyang YouTube channel, ayan, and i-subscribe niyo po, no, para masundan niyo yung mga iba pa niyang mga vlog na yan, no, sobra namang nakaka-inspire talaga at talagang makukunan natin ng mga aral, di ba? At saka makukunan natin at pwede natin gawing inspirasyon sa buhay natin. So ayan lang guys, no, sa pamilya ni Tatay Rinaldo, ayan, kami po ay nakikisimpatiya, ayan, at saka tuloy lang, no, tuloy lang ang buhay, laban lang, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin may rason yan, di ba? And then siguro kung nangyari man yon, may purpose si God, no, kung bakit nangyari yon, di ba? And sa ngayon, hoping na okay na, no, namamahinga na yung pamilya mo, and then ikaw ayan, ipagpatuloy mo na yung buhay mo. Siguro meron pang nakalaan na mas maganda para sa iyo, 'di ba? So ayan lang, no, kailangan mag-ano lang tayo, magpakatatag lang tayo sa buhay, and then go lang, 'di ba? Go lang, tuloy ang laban, 'di ba? So ayan guys, no, napakalungkot, kaya precaution is better than cure. Sa mga ganitong klaseng kalamidad guys, dapat matuto tayong mag-obserbar, matuto tayong makiramdam kung kinakailangan na
lumikas tayo habang maaga pa gawin natin, 'di ba? At saka hindi natin alam talaga guys kung ano yung mga susunod pang mangyayari, no? So ayan, sana no, sana wala na marami pang kalamidad na mangyayari at sana maging okay na doon sa mga naging biktima. Ayan, sana no, mabigyan ng pansin ng gobyerno na paabutan sila ng mga tulong. Ayan, doon sa mga nawala ng bahay, sana matulungan sila. At sana sa mga iba ng ibang mga charity vlogger dyan ay mapansin din po yung mga tao na naging biktima ng bagyo, lalong-lalo na po doon sa mga sentro ng lugar kung saan po talaga tumama yung bagyong Christine. So maraming maraming salamat po, and God bless everyone.